Ang pag-uusapan po natin, siyempre, ang karapatan po ng bawat Pilipinong botante na makapili po ng kanilang leader, particular sa kanilang mga komunidad na kinabibilangan. In particular, ngayon pong October 30, 2023, nagsimula ang botohan alas 7 ng umaga at magtatapos alas 3 po ng hapon. I-exercise po ninyo ang inyong karapatan sa pagboto. Pero ako po hindi nakaboto. Pasensya na kayo kasi hindi po ako nakapag-transfer ng registration ko mula po sa Antipolo City patungo dito sa amin sa Pasig City. Eh alam naman, bumoto po ako ng barangay officials doon sa kung saan ako dati naka-assign. Eh, hindi ko naman kilala yung mga official doon. Di kalokohan lamang po yun. Pero sa inyo po, nararapat lamang na pumili po kayo ng mga butan, ng mga iboboto po ninyo na karapat dapat na mamuno sa inyong mga barangay. At kaugnay po niyan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, katulad po ng nabanggit natin kanina, ay bumoto. Basahin po natin ang post ng Presidential Communications Office kung saan nakikita niyo po ang ating mahal na Pangulo. O, pinagmamalaki niya po ang kanyang hintuturo sa kanang bahagi ng kanyang kamay. At ito po ay meron ng ink, indelible ink mula po sa Commission on Election. Nakatunayan, siya po ay nakaboto sa araw na ito. Bumoto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, October 30, para sa barangay election sa Batac City, Ilocos Norte. At hinikayat rin ang mga Pilipino na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Dagdag pa nito, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga opisyal ng barangay at kahalagahan ng malinis na boto. Binanggit din ni PBBM ang mga pagsisikap ng pamahalaan laban sa vote buying, lalo na sa paparating na midterm polls. Yan po ay doon sa pangyayari na siya po ay tinanong ng mga media personality kanina makatapos po siyang bumoto. Panoorin po natin ang pagpapaunlak ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga katanungan ng media personnel diyan po sa Batac City kanina sa pangunguna siyempre ng Presidential Communications Office. At ang unang-unang nagtanong sa kanya rito ay ang reporter na si Halili. Ano? Si Miss Halili. Panoorin po natin, mga tol. Maricel Halili, TV5. Hi, sir. Magandang umaga po. Sir. Hi, magandang umaga po. Sir, there are reports that vote buying is still rampant in other parts of the country. Although this is the mandate of COMELEC, ano po yung gusto nyong sabihin sa publiko? And second, sir, how crucial is barangay and SK elections in terms of governance and midterm elections? O, bago po natin pakinggan ang kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpapaalala po tayo sa ating mga kababayan na ang vote buying sa mga politiko na bumibili po ng boto, mag-ingat po kayo sapagkat pag kayo'y nahuli, meron pong pagkakakulong yan. At sa mga nagbebenta din po ng boto, hindi porket kayo ay nagbenta ng boto, ligtas kayo. Akala nyo yung bumibili lamang ng boto ang makakasuhan. Hindi po. Both the seller and the buyer, pwede po silang makasuhan at meron po yung kaparusahan ng pagkakakulong. Mahirap pong makulong, kaya paalala lamang po yan. Meron pang 2 oras almost sa pagboto sa kasalukuyan. Sa mga hindi pa po nakakaboto, huwag kayong magbebenta ng inyong mga boto. Sayang ang boto po ninyo, kahit isa po yan, malaki po ang magagawa niyan, particular sa inyong mga barangay. Merong mga barangay na nagtatay, ang barangay captain in particular. Tapos dahil nga po sa tay na yon, nagtotoskoy na lamang sila. Huwag sanang mangyari na dahil sa pagbenta nyo ng boto, nagtay yung supposedly dapat panalo na. Ayan na, paalala lamang po. Ituloy po natin ang panonood dito po sa kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, unfortunately, meron pa rin talagang sumusubok at nag-umiikot, lalo na paggabi. Last night, there were some reports, even here in Ilocos Norte, na may mga umiikot na namimili ng boto para dito sa barangay election. Well, syempre lang. Ang titigas ng mukha ng mga namimili ng boto. Ano? Kaya napakahirap talaga unawain, mga tol, kung hindi nyo alam na bakit ang mga personalidad na ito nag-i-interest ng ganon
na lamang sa posisyon na yan to the extent na sila pa ay magpapapatay ng tao, magbabayad ng boto, at kung ano-ano pang mga kaparaanan, masigurado lamang nila ang kanilang panalo. Eh, ang liit-liit po ng sahod ng barangay captain. Kung ikukumpara po ninyo ito sa maaari mong kitain kapag ka ikaw ay nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya na maganda ang iyong hanap buhay, eh napakaliit po ng halaga na ito kumpara sa pagiging leader sa ating barangay. Pero ano ba ang meron? Bakit talaga pinagkakaguluhan nila yan? Siyempre, ayoko na lamang sabihin. Bahala na kayo mag-isip kung ano yung nasa isip ko. Ganun na rin siguro ang inyong nasa isipan. Pero ganito po yan, oh. Honorarium ang tawag sa mga sahod po ng barangay official kada buwan. Ang punong barangay, hindi bababa sa 1,000 at hindi lalampas sa first step ng salary grade 14 or 33,843. Yun po ang sahod, ano? Tapos, sa iba pang opisyal, eh, nasa naglalaro sa 23,000 pesos kada buwan. Ganun ang sahod ng mga barangay o mas bilang pagkakilala sa batas, tinatawag po itong honorarium. Pero napakinggan po natin sa mga balita nitong mga nakaraang araw, napakarami na pong election-related violent incident. May mga napatay, may mga tinangkang patayin, at kung ano-ano pang insidente kaugnay po ng barangay elections. Dito makikita natin na talagang mayroong something sa likod po ng panunungkulan ng mga barangay captains. At kapag ka nagkamali po tayo sa pagboto ng barangay captain, sigurado babawiin po ng mga yan ang kanilang ginastos, ang kanilang isinugal sa para lamang manalo diyan po sa halalan. Kaya sana sa pamamagitan po ng isang boto po ninyo, maipanalo ninyo yung karapat dapat sa inyong mga barangay. Tuloy po natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng yung mga kapulisan natin, mga COMELEC natin, ginagawa ang lahat para itigil na ganun. Pagka makatanggap kami ng report, pinapupuntahan ko kagad ng pulis at saka ng COMELEC, especially in the hotspot areas. Na one of the we will do our part as the government. We will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow the use of vote buying as a part of the campaign. Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay at sino ba ang talagang makakatulong sa inyo na harapin ang mga iba't ibang problema na pang-araw-araw na hinaharap ninyo na dinadala ninyo sa mga barangay official. Huwag nyong itatapon ang karapatan ninyo na mamili kung sino ang mamumuno doon sa inyong mga lugar, sa inyong mga barangay. Yan, napakinggan po ninyo ang pakiusap ni PBBM, ha? Huwag nyong itapon ang ating karapatan sa pagpili ng mga mamumuno sa ating barangay. Karagdagang kaalaman lamang din po, ang mga batas na ipinatutupad sa panahon po ng halalan, ang COMELEC po ang siyang pangunahing ahensya na nagpapatupad po nito. Pero bakit po ba pumapasok ang Philippine National Police at saka ang iba pang law enforcement sector sa ating lipunan? Yan po ay dahil sa tinatawag na deputization power, ano? Na de-deputize po ang PNP at iba pang law enforcement sector katulad po ng AFP pag kinakailangan, pero primarily PNP po talaga ang binibigyan po ng authority na nagmumula na po sa Commission on Election. Kasi kapag panahon po ng halalan, ang control po ng law enforcement function ng ating kapulisan ay naililipat
sa Commission on Elections, particular sa lahat ng mga batas na may kaugnayan sa pagpapatupad po ng halalan. Kaya ang tawag po doon ay deputized power ng COMELEC sa ating PNP. Ibig sabihin, lahat po ng mga ginagawa po ng ating kapulisan ngayon when it comes to law enforcement, dapat meron pong prior approval mula po sa Commission on Elections. Kapag ka kayo po ay nakalabag sa batas, syempre, ang pangunahing ahensya na huhuli po sa inyo, PNP, pero kontrolado po iyan sa kasalukuyan ng Commission on Elections. O, yung kalawang tanungan, ikalawang katanungan dito po kay PBBM, mukhang hindi pa po nasasagot ni PBBM, kaya uulitin po iyon ng reporter na si Halili. Pakinggan po natin ang mga tagpong ito kanina diyan po sa Batac City. Sir, yung second question lang po, yes. How crucial is barangay and SK elections when it comes to governance and midterm elections? I cannot overstate the importance of the results of the barangay elections. It's very simple. I mean, the political dynamic is very simple. If, halimbawa, if you're running for mayor and the majority of the barangay officials are on your side, are helping you, ay talagang malaking bagay yun. It will make it much easier to be elected is at the local level. But this applies all the way up to the national level, up to hanggang sa mga for the midterm elections, for example. What happens here in the barangay elections, the results of the barangay elections today are going to have an effect on the results on the midterm elections and then subsequently in the national elections. So ganyan kahalaga. Kaya dapat siguraduhin natin. Unang-unang pamantayan, lagi natin tinatapik ang mga barangay officials, sana ang pagtingin sa West Philippine Sea ay nakaayon sa paniniwala ng ating gobyerno at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In short, dapat ang mga barangay officials hindi po sumusuporta sa claim ng China sa West Philippine Sea. Otherwise, baka sa 2025 at 2028, sa tulong ng mga barangay officials na yan na hinalal po ninyo sa kasalukuyan, e manalo yung mga pro-China politics, bakit politicians. Bakit po natin nasasabi yan? Kasi ang paliwanag po ni PBBM, ang influence talaga ng barangay officials sa mga botante ay napakalalim. Tuloy po natin ang pakikinig kay PBBM. It is that important. Alam naman natin ang sistema that as a national politician, I always say that of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election. And that's why ang sa aming assessment kuminsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial 'yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto. Kaya 'yun ang ating gustong iwasan. Salamat po, sir. Thank you, Mr. President. Natin, ha? Si Pangulong Bongbong Marcos, yung paalala po din niya, hindi lamang para sa ngayong halalan, kundi sa mga susunod pa, huwag po nating itapon ang ating karapatan sa pagboto. Ano? In general, syempre, exercise po natin ang lahat ng ating karapatan sa ating bansa bilang Pilipino. Alam nyo, maidagdag ko lamang ito mga tol, bago tayo dumako sa ating raffle. Dapat basic sa ating mga kapwa Pilipino na alam po ninyo ang inyong pong Bill of Rights. Yung Bill of Rights, kung kayo po ay nakapag-aral ng kolehiyo, definitely nakapag-aral po kayo ng konstitusyon. Pero sa mga medyo nakalulungkot man na pangyayari at hindi po kayo nakapagtapos ng pag-aaral o nakatungtong sa kolehiyo, ito po yung Bill of Rights. I-summarize na lamang po natin sa madaling paliwanag. Ano? Meron po tayong 22 sections
sa Bill of Rights 1987 Section 1 o Article 3 Section 1 to 22. Ang una-una po diyan yung karapatan po natin sa ating buhay, sa ating mga ari-arian at sa ating kalayaan. Kaya nga nakalagay po doon sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied. Ito rin po yung napakahalaga, the equal protections of the law. Ang ibig sabihin, tayo pong mga Pilipino, lahat po tayo pantay-pantay ang ating karapatan pagdating po sa batas. Yung ikalawa ay hindi po pwedeng halugugin ng sino man, gobyerno man yan o pribadong individual, ang ating pagkatao o ang ating mga ari-arian nang wala pong permiso mula po sa korte. Yung tinatawag pong warrant, ano? Warrant to search and warrant to arrest. Yung ikatlo, karapatan po natin sa komunikasyon na irespeto ang pribadong bahagi po nito. The right to privacy of communication dapat ine-exercise po ng bawat individual. Halimbawa, may kausap po kayo sa inyong messenger at ito ay walang pahintulot niyang inilabas sa harapan ng publiko, bawal po yun, ano? Yung ikaapat, yung right to speech and expression. Katulad po ng ginagawa natin, walang sino man ang pwedeng pumigil sa atin sa ating platform at sa ating platform na magsalita as long as it is legal. Kasi yan po ay ginagarantiya ng ating konstitusyon ang malayang pamamahayag. Yung ikalima, ito naman po yung karapatan pong pumili ng inyong pong sariling relihiyon. Hindi po pwedeng i-impose sa atin ng gobyerno ang anumang relihiyon sapagkat ito po ay kalayaan ng bawat Pilipino na kung anuman ang iyong relihiyon, ma-exercise mo yan ng maayos base sa iyong paniniwala. Pero syempre, lahat po ng mga karapatan merong limitations. Hindi po pwedeng katulad po nung nangyari sa kulto nito pong nakaraan, no? May kulto po doon somewhere in Mindanao, eh bawal po yun kasi nakalalabag na po yun sa batas at karapatan po ng ibang tao. Yung ika-anim, karapatan po natin sa ating tirahan, karapatan po natin magpalit ng lumipat ng tirahan at karapatan po nating mag-travel. The right to abode, travel, and changing of the same. The right to abode and changing of the same and the right to travel. Yung ikalpito, ito po yung pinag-iingay ng mga pro-China na mga nambibinta ngayon sa House of Representatives. The right to information. Pero alam nyo, may mga batas po na talagang nakatalaga na na kahit hindi po natin igiit ang karapatan natin, obligations po ng gobyerno na ipakita po ito sa publiko katulad po ng Commission on Audit. Lahat po ng ino-audit ng Commission ay ipinopost po nila yan sa kanilang website. Siyempre, subject to limitations, yung mga confidential na pagkakataon, hindi na po nila maipopost yung specific noon. Pero yung particular na data o na amount, nakalagay pa rin po doon. Kaya wala pong katotohanan ang iniingay ng mga China parrots na ito na ang extraordinary expenses po ng House of Representatives ay hindi po auditable. Yan po ay auditable at available po iyan sa Commission on Audit website. Yung ikawalo, katulad po ng ginagawa natin na pagsasama-sama, the right to associations or assembly. Ano, hindi po pwedeng pigilan yan ng kahit sino o kahit ng ating gobyerno. Ang karapatan po natin na magtipon-tipon as long as it is legal. Yung ikasyam naman po, ito po yung karapatan ng bawat Pilipino na hindi po pwedeng kunin ang ating mga ari-arian para gamitin ng gobyerno nang hindi po tayo binabayaran ng just compensation. Ang tawag po kasi doon na kapangyarihan ng gobyerno is power of eminent domain. Halimbawa, meron po kayong lupa na pag-aari tapos dadaanan po iyan ng kalsada ng gobyerno or public road, hindi po pwedeng tanggalin sa inyo o alisin ang karapatan ninyo sa lupa na yan nang hindi po kayo binabayaran ng ating gobyerno. Yung ikasampu naman, ito naman po yung batas na hindi po pwedeng magtanggal doon po sa contractual or obligations sa isa't isa. No? Hindi po pwedeng alisin yung batas na yon sapagkat ang bawat Pilipino meron pong tungkulin sa isa't isa na kung ano ang napag-usapan ay dapat inirerespeto po natin. Pero yun ay parang obligations and contracts. Ano? Hindi na tayo masyadong mag-dwell dyan dahil hindi naman ako abogado. Ito pong mga binabanggit ko, by the way, sa perspektibo lamang po ito ng isang criminologist. At yung ika
ikalabing isa ay ang karapatan po natin na i-exercise ang ating mga nabanggit na karapatan sa pamamagitan po ng pagkuha ng mga sarili po nating abogado. Ano? Yung Section 12 to 22, hindi na natin i-discuss kasi karapatan po iyan ng mga akusado. Ano? Pero sama na kahit paano yung Article 1 ay yung Section 1 to Section 11 eh maging familiar kayo nang sa ganon hindi po tayo basta-basta naaabuso ng kahit sino man kasi ang katotohanan mga tol kahit mahirap lamang tayo kapag alam po natin ang ating karapatan hindi tayo basta-basta maaabuso ng kahit sino kahit sabihin mong mayaman yan kung merong ka talagang paninindigan at may tapang sa puso mo at alam mo ang iyong karapatan hindi ka nila basta-basta maaagrabyado kasi sabi nga ng batas dapat lahat ng mga individual Pilipino ay itrato ng may pagkakapantay-pantay. Yan, sana kahit paano may natutunan po kayo sa maikling live streaming po natin.